Naghain ng COC para sa posisyong punong barangay si Edwin sa Barangay Santo Rosario, Baguio City. Bagamat kabado man, kumpiyansa pa rin siyang tumakbo kahit anim silang tatakbo sa nasabing posisyon. Actually, wala namang ganung, hindi namang ganung kainit ang politika namin dito. So siguro lahat is aspiring lang talaga for the better ng barangay. Isa lang ang Barangay Santo Rosario sa tatlong barangay na may pinakamaraming tatakbong kandidato sa Baguio City. Ito ay ang Barangay Rizan, Barangay Santo Rosario at Barangay Greenwater. Sa Greenwater naman, anim din ang kanilang kapitan, no, na nag-file at 20 na kagawad ang Irisan. Meron siyang kandidatong tatlo na tumatakbo bilang kapitan at 37 na kagawad. So madami rin yan, yung 37 na kagawad na yan. Dahil dito, papaigtingin pa ng COMELEC at PNP ang deployment nila sa mga nasabing barangay. Hindi naman daw ibig sabihin nito na isa sa ilalim ang tatlong barangay sa election hotspot. Hindi natin sinasabi na pag mas madaming pulis, eh mas magulo yung barangay. Hindi. Magde-deploy lang siguro tayo ng mga kapulisan to manage din yung peace and order. Dahil nga sa dami ng kandidato nito, mas madaming chance na magkakasalubong sila during campaign period. Ang nasabing bilang ay nakadepende pa rin kung may mga magwi-withdraw. Nagpaalala naman ang COMELEC na limitado lang ang substitution sa mga tatakbo. Well, ang substitution lang, pwede lang pong mangyari yan kung namatay yung kandidato. No? Kaya nga kung titignan mo yung COC sa likod niya, name of substitute spouse. Kasi yung spouse lang o yung asawa lang ang pwedeng mag-substitute in case of death. No? Papaitingin pa ang presensya ng mga pulis sa mga nasabing barangay pagsapit ng campaign period. Pero kung may mga barangay na madami ang tatakbong kandidato, 17 barangay naman ang walang katunggali sa posisyong punong barangay. Isa na dito ang Barangay Azco. Very happy ako kasi dito nakikita yung nagawa natin na lahat naging makabuluhan at mabunga ang ating pagsasakripisyo sa ating barangay. Pero malaking hamon pa rin sa COMELEC ang kawalan ng mga SK chairmans na tumakbo para sa halalan. 16 kasi ng barangay sa Baguio City ang walang tatakbong SK chairman. Let us see kung paano natin punan itong mga kandidato, itong mga barangay na ito para meron at meron pa rin SK na manilbihan para sa kanila under the new SK reform law. We will talk with the DILG after the elections na, of course. Yeah. We will walk with this number na. We will manage these numbers na, but we will make sure na meron at meron sa lahat ng barangays natin e kumpleto ang SK. Sa datos ng COMELEC Baguio, aabot sa 2,829 ang naghain ng COC para sa barangay at SK election. Pinakamadami dito ang posisyong barangay kagawad na ubabot sa 1,891. Sumunod naman dito ang posisyong SK kagawad na 390 at sinundan ng punong barangay na 335 at SK chairman na 213. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.